Katribo. Bakit nga ba hindi na lang mag-imprenta ang ating gobyerno ng pera at ipamigay sa mga tao? May isang tao ang nagtanong at magandang pag-usapan natin yan ngayon. Sa totoo lang, yan din ang tanong ko dati. Hindi ako eksperto sa larangang ito, pero susubukan nating masagot yan. And before that, please subscribe to my channel, Remember JC, and hit the bell button to receive notifications for my future videos. And huwag niyong kalilimutan, comment down below for your reactions. Kaya ngayon, let's start. Bakit hindi nga ba mag-imprenta na lang ang ating gobyerno, specifically ang Bangko Sentral ng Pilipinas, ng maraming mga pera at ibigay na lang yon sa mga tao? First, dahil siguro maaaring mag-demand ang mga mayayaman at middle class na mga tao. Mag-demand sila na bakit mahihirap lang yung bibigyan ng mga pera. Baka sabihin nila na dapat bigyan din sila o bigyan lahat ng mga tao para patas. Second, ang pagbibigay sa mga mahihirap ng pera or napakaraming pera ay hindi magbibigay ng garantiya na gagastusin nila ito ng mabuti at sa maayos na paraan. Kung ang pagkakaroon ng maraming pera ay may garantiya sa kanila para maging mayaman sila habang buhay, then bakit yung mga tumataya sa loto at mga nananalo sa loto ay minsan ay nababankrupt pagkatapos ng mga ilang taon? O minsan, wala pang isang taon, naubos na yung mga pera nila. Pero, hindi naman lahat. Halimbawa lang ngayon, meron nga tayong kasabihan, "Give man a fish and he'll eat for a day. Teach him how to fish and he'll eat for the rest of his life." Third, maaaring isa sa mga pinakadahilan o rason ng dito ay ang pagkakaroon ng inflation. Ano ba yung inflation? Ayon sa definition, inflation is a general increase in prices and fall in the purchasing value of money. Ang inflation ay ang pagtaas ng presyo o halaga ng ilang pangkaraniwang goods, mga bilihin at serbisyo na binibili ng mga consumers o yung mga tumatangkilik dito. Isipin natin to. Halimbawa, may isang may-ari ng food chain, ang pangalan niya si Joe. Isang araw, may isang mayaman na namimigay ng 20 million pesos sa bawat tao. Dahil dito, biglang dumami yung mga customers ni Joe sa kanyang food chain. Sino ba naman yung hindi kakain doon? Marami silang pera. Baka tama rin na silang magluto sa bahay. Ang restaurant ni Joe or yung food chain ni Joe ay magiging so busy para pagsilbihan ng mga customers nila. At yun ang magbibigay sa kanila ng dahilan para magsipag. Wow, ang dami nilang customers. So magsisipag silang magluto para ma-cater yung mga customers nila. Dahil biglang dumami yung mga gustong kumain sa food chain ni Joe. Pero, hindi rin niya gustong mahirapan. Bakit? Eh kasi nabigyan din siya ng pera nung mayamang taong yon. So maaaring, ano ang gagawin niya? Ang pinakasimpleng kalutasan dyan ay taasan niya ang presyo ng kanyang produkto. Let's say, 90 pesos ang dating presyo ng isang plate ng kanyang lunch meal. You would probably sell it for 90 pesos. Kasi nga,
kayang bilhin ng mga taong yun. Bakit? Eh marami silang pera eh. At dahil dumami ang mga tumatangkilik sa food chain ni Joe, nag-hire siya ng additional manpower para magtrabaho, magluto, maglinis sa loob ng food chain ni Joe. Kaya from 90 pesos magiging 900 pesos yung isang lunch meal niya. That's 1,000% increase sa presyo. At yan ang mangyayari. Yan ang tinatawag na hyperinflation. Na kung mag-imprenta ang gobyerno ng sandamakmak na pera at ibibigay yan sa mga tao, then ang presyo ng mga bilihin at serbisyo sa ating bansa ay tataas. At ang halaga ng salapi ay babagsak. Of course, this is just a simple explanation and there are many factors na involved dito. Pero I know, nakuha ninyo ang mga puntos sa ating katanungan. You know why the Banko Sentral ng Pilipinas can't just print more money and give it to everyone? Shout out kay Kakorner, Kenoy.tv. Please subscribe sa kanya at kay Kaka James TV Fernando June, mag-subscribe din po kayo sa kanyang channel. And bye for now. Ciao mga katoto at mga katribo.